everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba ang harsh nila sa mga kandidata? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Kahapon nga, Diyos ko, nagpaandar nga ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines dito sa kanilang tawag dito. Event, di ba? Miss Universe Philippines event kung saan umaten sila dito sa signing contract ng Bella Medica na talagang masasabi ko naman, oh my God, ang gaganda ng mga kandidata. Sobrang laban na laban ng kandidata. Pero sa kabilang banda na ipinapakita ng mga eksena ng mga kandidata, ang mga tagahanga naman ay talaga naman din very active din pagdating sa suporta na ibinibigay nila dito sa mga kandidata nila. At ang pinaka nakakaloka dito, dumarating sila sa punto na ang harsh nila sa mga ibang kandidata para wag lang masapawan yung kanilang kandidata. So nakakaloka. Isa na nga dito sa mga talagang pinabatikos ng bonggang-bongga ang pambato ng Bacoor. Sa totoo lang, ang nakikita ko kay Bacoor, sobrang panalo ang kanyang styling na yon. Sobrang winner na winner talaga. Kapag tinignan mo si Bacoor ngayon, oh my God, wala akong masasabi sa kanya. Grabe, ang galing ng game niya. Sobrang nandoon siya na talagang game na game siya at laban na laban sa competition na to. Pero sa kabilang banda, sa ipinapakitang magandang eksena ni Bacoor, ay na-harsh pa rin siya ng ibang mga tagahanga at ang sinasabi na hindi naman siya mananalo, hindi naman ganun kapalo ang beauty niya. Grabe, hindi siya ma-appeal. Mga ganun ang mga sinasabi na nakakaloka kung iisipin mo na bakit ganun ang nakikita nila. Isamantalang naman na kung titignan mo naman, diyosang-diyosa, perfect for the candidates para sa Miss Universe, ang tangkad, ang sexy, at saka masasabi mo na talagang palaban. So ako, kung ako tatanungin mo ha, hindi imposible na si Miss Bacoor ang makoronahan ngayon taon na to dito sa Miss Universe dahil sa ipinapakita niyang ganda, sexy, at talagang yung eksena niya sa bawat event na pinupuntahan nila. Talagang masasabi mo, oh my God, this is it. O, diba? So, yun. So, pinaghihirapan ngayon ni Miss Bacoor kung paano siya talaga eksena ngayon dito. Kumbaga, ito kasi yung second time niya sa pagbabalik niya dito sa Miss Universe at sinisiguro niya talaga na makukuha niya ang corona sa ginagawa niya. Ako naman, ang masasabi ko, malaki yung potential niya for the crown. And then, nandoon ako na syempre matindi yung competition at in fairness sa kanya. From the beginning until end, talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. And then, nakikita ko na grabe, magla-last two standing to. So, yon. So, tignan natin. So, sa mga nai-insecure na fans, huwag naman ninyong harsh ng todo-todo ang pambato ng Bacoor. Sa bagamat ay kung ayaw ninyo yung nakikita nyo sa kanya, mas better na dead man na lang kayo, di ba? And then, next is si Miss Kainta. Si Kainta, isa rin to sa mga binabatikos ng lahat. Ang sinasabi naman nila kay Kainta ay ngarag. So yun, so nakakaloka naman yung term na nangarag. Ayun yung nabasa ko na para nangangarag at higit sa lahat na sinasabi nila hindi matangkad. So kawawa naman si Kainta, parang wala na siyang chance na manalo ng Miss Universe Philippines dahil sa kanyang height. To be honest, ako, kung ako tatanungin mo, potential din ito si Kainta para sa corona ng Miss Universe Philippines. At masasabi kong total package siya. Bukod doon sa ipinapakita niyang ganda, talaga namang kaya na itong makipagsabayan pagdating sa communication skills. Talagang masasabi ko, oy, may ganda, body, beauty, and brain talaga ang pambato ng Kainta. At masasabi ko na
yung height na hinihingi nyo sa kanya, malalagpasan nyo pa yan ng bonggang-bongga kapag umarangkada na yan ng todo-todo. So, ako talaga, sabi ko talaga kay Kaintan, ako, isa dito sa potential talaga. At hindi imposible na makarating to sa top 5 at anytime pwede siyang makasungkit ng corona. Kasi maganda yung personality na meron siya at talaga namang masasabi ko na yung personality na yun ay yun ang pwedeng magpanalo sa kanya. So, yan. And then, ang isa pa sa mga tinitira dito, syempre, si Taguig. Si Taguig, kung tutuusin, sa totoo lang pag tinignan mo siya, ha, total package ang makikita mo sa kanya. Grabe, may tangkad, may katawan, at higit sa lahat, pwede mong ilaban sa Miss Universe. So, ngayon pa lang, kumbaga, pag ngayon ang mag-Miss Universe, ready na. Ako, nakikita ko sa kanya, isang matured woman. Yung woman na parang total package na hindi siya basta-basta na babae lang. Kumbaga, parang marami siyang na-achieve sa mga bawat ginagawa niya nung malayo na yung mga nakaraan. And then, ngayon, nandirito siya sa Miss Universe Philippines. She's kalmado. Kalmadong-kalmado lang yung eksena niya. At nakikita mo na talaga naman, pak na pak talaga yung beauty na meron siya. Pero hindi to nakalusot sa mga basher dahil ang sinasabi ng basher sa kanya, mukha siyang matanda, mukhang tiyahin, mukhang nanganak na. Eh di ba nga, sa Miss Universe Philippines, pwede na ang may asawa. So kung may anak man siya, eh di, hindi issue yun. So nandoon pa rin yung, malaki pa rin yung chance sa talaga ni Taguig na manalo ng Miss Universe Philippines, lalo na ngayon. Hindi ako magtataka kung siya ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines dahil naman, grabe naman talaga itong si Taguig. Sobrang winner. Yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko, ang charming-charming ng kanyang smile, ang charming-charming ng mga mata niya, at grabe. So, sa tuwing nakikita ko siya, sabi ko na kumukhang ito ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. Isa din siya sa mga potential na pwede makarating sa dulo ng competition. At hindi lang potential, malaki talaga yung chance niya. Dahil sa ganda na meron siya. And then total package din talaga. Dawi ko paano magsalita, umaarangkada ang com skills nito. At hindi lang yon, talagang body, beauty, and brain. Kumbaga parang masasabi mo na, oy, pwede na to sa Miss Universe, lalo na yung height na meron siya. Kaya niya makipagsabayan sa mga Latina. So, yan. And then, next is, hindi rin nakalusot ang pambaton ng Cebu. Ang pambaton ng Cebu, sinasabi nilang mukha daw tiyahin. Sa totoo lang. Tapos, ang mga naririnig ko pa na parang, ano ba yun yung ngiti niya, ngiting pilit? Ganon. So, Diyos ko, grabe talaga. Hindi talaga nakalusot si Miss Cebu sa mga bashing. Ako naman, ang masasabi ko naman kay Miss Cebu, pag tuwing tinitingnan ko siya, timeless beauty. Sobrang panalo, sobrang wow. Parang gusto kong maging siya. Kasi yung, alam mo yun, yung parang hindi siya tumatanda. She look like 24 years old. Sa kabila na 34 years old na siya. Tapos, silent killer. Silent killer siya dito sa competition. Hindi siya masyadong maeksena, hindi siya masyadong maarangkada. Pero ramdam mo yung presensya niya. At ito talaga, possible din itong na makatungtong sa top 5. And tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Cebu. Sabi ko nga, may napatunayan na to at alam niya kung ano ang gagawin sa laban na to. So minsan kung iniisip ko, sa totoo lang si Cebu, sabi ko, kaya-kaya ni Cebu tumuntong sa top 5. Pero sa tuwing nakikita ko siya, sabi ko, hala, sino kaya ang makakalusot sa top 5 at sino kaya ang malalaglag sa kanila? Kasi sobrang grabe, panalo talaga yung eksena. So, yun. And then, next is si Miss, tawag dito, Quezon Province, si Atisa Manalo. Yes! Grabe din ang pambabash nila kay Atisa Manalo. Parang wala na silang nakitang maganda kay Atisa Manalo kung i-bash nila doon bonggong-bongga. Andiyan dyan na sinasabi nila na hindi daw maganda. Diyos ko, ano ba ang tawag sa definition ng ganda? Ba't parang hindi nila na-appreciate yung ganda na meron si Atisa Manalo? And then, sabing gano'n, repeater. So, ayun yung lagi nilang sinasabi na ayaw nila ng repeater candidates. And then, ang isa sa mga pinakamatindi na talagang nabasa ko dito kay Miss, ano,
Quezon Province, yung sinabihan nila na hindi naman magaling mag-English. So guys, sa totoo lang, hindi naman basihan ang galing ng English para masabi mo na magaling ang isang kandidata at hindi na siya pwede manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi kung tutuusin, si Atisa manalo naman, hindi nga lang kasi plakado ng pagsasalita ng English na katulad ng iba na talagang masasabi mo na may diin, may ano, strong, but the way kung paano siya mag-deliver na sinasabi niya, talaga namang masasabi ko naman, may laman naman at nakaka-inspire sa totoo lang. And then, kaya niya sumagot ng lahat ng question na binabato sa kanya. So, siguro yung sinasabi nila, eh, nanginginig yung boses niya. Eh, ganun talaga yung boses niya kahit noon, na parang boses, ano, boses na parang naiipit. Ganon. Pero, sa totoo lang, si Atisa Manalo, kung papakinggan mo yung sinasabi niya, more sense, more than doon sa kandidata na sinasabi mo. Kasi, kung tutuusin si Atisa, hindi naman yung makakarating ng first runner-up sa Miss International kung hindi siya magaling. At ito, may napatunayan na yan si Atisa, si Tagig, si Cebu, lado ng international pageant. So siguro naman, Elisa, ilang Latinas ang pinabaksak ni Atisa Manalo sa Miss International? Ilang taga-Africa ang pinabaksak ni Atisa Manalo sa international? Halos lahat ng kandidata ng taga-Africa doon ay ni-knockout ni Miss Atisa Manalo. Ilang European ang pinabaksak ni Atisa Manalo sa Miss International? Kung iisipin mo, ano pa ba ang hinahanap mo sa kanya? Eh kung marami naman na siya napabaksak, diba? So doon naloloka lang ako sa part na yon. But kung titingnan mo si Atisa Manalo, talaga namang perfect for this edition dahil nakikita mo yung ganda, nakikita mo talaga na umaariba. Sabi ko nga, sa lahat ng kandidata dito sa Miss Universe Philippines, siya ang nakikita kong Diyosahan. So yon, sa ayon sa gusto mo, siya talaga ang Diyosa. At hindi ko na lang alam kung ano ang nangyayari sa mga mata ng mga basher ni Atisa, bakit hindi nila na-appreciate ang beauty na meron si Atisa Manalo. Siguro na insecure sa ganda na meron siya. Bakit ba hindi na lang tayo maging masaya para sa kandidata kung ano man ang nararating niya dito sa laban niya, di ba? And then tingnan natin, basta ako nakikita ko kay Atisa Manalo, I think kaya niya makarating sa dulo ng competition. Kaya niya may uuwi ang corona ng Miss Universe. Malaki yung potential. And then, nandoon na talaga nakikita mo lumalaban sa competition na to. At hindi ako magtataka kung makakarating to o siya ang ipapadala sa Mexico. Dahil sa ipinapakita niya at hindi lang yon sa profile na meron siya. So, tignan natin, abangan natin kung ano ang mangyayari sa pambato ng Quezon Province kung siya nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. At hindi rin siya pinakalusot sa mga mata ng bashing ang pambato ng Iloilo na si Alexi Brooks. To be honest, ako'y nahahabag sa mga sinasabi ng mga taong nambabash dito kay Alexi. Parang ang feeling ko, ano ba ginawa sa inyo ng tao? Parang kulay na lang patayin nila, di ba? So, grabe yung panlalait, grabe yung eksena na ginagawa nila, grabe yung pang-harsh na binabato nila. Kung ano-anong mga salita, ang mga sinasabi nilang masasakit kay Alexi. Matira lang nila ng bonggang-bongga. Parang, ano ba, kung sa tingin ninyong hindi siya potential for the Miss Universe, wala naman kayong karapatan. Nalaitin siya ng bonggang-bongga. Tingnan nyo muna yung mga mukha ninyo sa salamin bago naman kayo manlait. Or, kung maganda man kayo at nilalait ninyo ang pambato ng Iloilo, eh, mas maganda na tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin para makita mo kung gano'ng kasama ang ugali mo sa kapwa mo. Kasi wala naman ako nakikitang masamang ginawa ni Alexi para laitin ng bonggang-bongga. Kung nayayabangan kayo sa kanya, siguro dahil sa pagiging strong na ipinapakita niya, kaya parang ang dating sa inyo ay mayabang. So, competition to, kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging matibay, kailangan niyang ipakita na she's one of the best, di ba? So, ayun yung ginagawa ni Iloilo para to sa pangarap niya, pero huwag niyo naman sanang hurahan na yung pagkataon ng tao kasi
ang lupit ninyo. So, nakakaloka. So, parang grabe kayong mang-harsh, di ba? So, ako, ang sinasabi ko lang naman, ayusin naman nila yung styling nila para medyo may pasabog na iba. Pero not to the point, nalalaitin ko si Iloilo. Grabe naman, pagkataon nung ini-Iloilo ang tinitira ninyo below the belt na yon. Huwag naman ganon. Kasi parang hindi ganon kadali ang mga pinagdadaanan ng mga kandidata natin na lumalakok dito. At hindi to biro. So, dapat respetuhin natin sila bilang tao. Huwag naman yung atingin natin sa kanila ay para na silang mga hindi tao na kung tirahin natin ay kala mo hindi sila masasaktan sa mga sinasabi ninyo. So, ako si Iloilo, potential and possible na mauwi niya ang corona. Bakit? May bago siyang ino-offer. Bukod doon sa kulay niya, maganda ang backstory. Bukod doon sa katangian na meron siya, masasabi mo na potential na maging Miss Universe Philippines. At hindi imposible mangyari yon dahil malakas ang isang Alexi Brooks dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, nasa kapalaran na lang talaga kung si Alexi nga ba ang ipapanalo sa taon na to. So ako, masasabi ko, hindi mo siya pwedeng in-knockdown ng ganun-ganun kasi possible din talaga na si Alexi ang mag-uwi ng corona at hindi imposible yun. Kasi may katangian, may ino-offer, may laban. So malakas ang laban ng isang Alexi Brooks dito sa competition. Maaaring hindi ka nagagandahan sa kanya. Maaaring hindi siya kasing ganda ng katulad ng kandidata mo. Maaaring hindi ka nabibilib sa kanya. Pero sa ayot sa gusto mo, isa siya sa mga teammate dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga kandidata? Ako guys, sa totoo lang, respetuhin natin kung ano ang meron sila. Dahil itong mga kandidatang to ay hindi biro ang kanilang mga pinagdadaanan dito sa competition na inilalaban nila. So, sana naman maging nice tayo sa kanila. Kung hindi nyo gusto yung kandidata, much better na huwag nyo na lang silang banggitin, huwag nyo na lang silang pansinin, huwag nyo na rin sila i-vlog. Ayun lang. Kasi ang importante kasi sa competition na to ay at the end of the story, mabuild yung kanilang friendship. And then, talaga, bawat kandidata nagtatry ng best nila. Tinatry nila yung best nila para makuha nila ang corona ng Miss Universe Philippines. But everybody is potential. Everybody talaga na masasabi mo na sa mga nabanggit natin, hindi imposible na sila ang ilaban sa Mexico City. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para malaman ko naman kung ano naman ang harsh mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.